Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na noong December 31, 1941, ang labanan ng mga tangke sa pagitan ng puwersang mga Hapones at Amerikano ay naganap sa bayan ng Baliwag sa Bulacan noong ikalawang digmaang pandaigdig? Bahagi ito ng estratehiya ni General Douglas MacArthur na sinasabi ring isa sa mga unang armored battles noong ikalawang digmaang pandaigdig sa Pasipiko. Ang mabilis na pag-abante ng mga Hapones kasabay ang paglulunsad ng mga tangke ay ang nagtulak kay General MacArthur na i-activate ang War Plan Orange 3 noong December 23, 1941. Bahagi nito ang withdrawal ng mga Amerikano sa Bataan Peninsula at para agarang makarating sa Maynila at masabat ang mga umaatras na mga sundalong Amerikano, ang mga Hapones naman ay pumwesto sa Tarlac Bulacan area at naglagay sila ng poste sa mga tulay sa kalumpit. Ito'y para nga bantayan ang mga tumatakas na mga USAFA soldiers. At para naman maiwasan ang binabalak ng mga Hapones, ay inilaunch ni General MacArthur ang USAFA 51st Infantry at ang 192nd at ang 194th Tank Battalions. Ito'y sa Apalit Baliwag area para nga harapin ang mga Hapones doon. Tumulong din sa puwersa ng mga Amerikano ang USAFA 91st Division at ang USAFA 71st Division, kung saan ang namuno sa mga puwersa ng mga Amerikano sa Pampanga at sa mga tulay ng kalumpit ay si Brigadier General Albert Jones. Ang puwersa naman ng mga Hapones ay pinamumunuan naman ni Colonel Sonoda Seinosuke na nagdeploy nga ng puwersa mula sa Kabanatuan Nueva Ecija para harangin nga ang mga umaatras na puwersang Amerikano. At nang makarating na ang mga Hapones sa Baliwag ng umaga ng December 31, ay agad nilang napansin na wasak ang tulay. Pinasabog na pala ito ng mga puwersa ng mga Amerikano. Nang sa ganon ay mahirapan silang tumawid. Sinubukan pa nga nila itong ayusin, pero habang inaayos nila ang tulay, ay pinaputukan na sila ng USAFA unit sa 71st Field Artillery NC Company 192nd Tank Battalion. Bahagyang napatras dito ang mga sundalong Hapones. At sa pagkakataong iyon, ay ilang puwersa ng mga Amerikano sa Bulacan ay muling nagtungo sa Bataan. At ang iba naman ay nanatili lamang sa pwesto para sa depensa, dahil meron pang mga paparating na puwersa ng mga Hapones. Muling umatake ang mga tangke ng mga Amerikano sa pamumuno ni Lieutenant William Gentry at muli nilang napatras ang mga Hapones. Pero sa paglubog ng araw ay dumating na ang mga tangke ng mga Hapones at hinarap naman ito ng mga tangke ng mga Amerikano. At dito na nga sinasabing naganap ang tinatawag na Baliwag Tank Battles o Rumble at Baliwag, na ayon sa claim ng mga Amerikano ay napagwagian daw nila, kung saan ay napasabog nila ang 8 tank unit ng mga Hapones. Patapos ang labanan na iyon ng mga tangke, ay nagpatuloy pa ang ilang palitan ng pag-atake para madepensahan na rin ng mga Amerikano ang ginagawang pag-atras ng kanilang puwersa mula sa Bataan. At nang umaga ng January 1, 1942, ang huling tangke ng USAFA ay tumawid sa tulay ng kalumpit na sunundan pa ng kasundaluhan. At matapos iyon ay pinasabog na nila ang natitirang tulay para hindi na makadaan pa ang mga Hapones. Alam mo ba na unang nakilala at napukaw ni Gabby Concepcion ang interes ng publiko sa kanyang close-up commercial noong 1980? At matapos iyon, sa edad lamang niya na 15 ay naging bahagi na siya ng Regal Films movie na 14. Mula 1980 hanggang 1995, nakaliga itong si Gabby Concepcion ng 80 pelikula. Nagkaroon din siya ng mga modeling at napakaraming mga endorsement advertisements. Sinasabing nakilala siya ng gusto sa mga pelikulang
naging kapareha niya ang kanyang magiging asawa na si megastar Sharon Cuneta, tulad ng Dear Heart at ng PS I Love You. Pero isang pagkakataon, noong November 13, 1988, ay nagtungo sa Amerika itong si Gabby Concepcion sa kabila ng hindi pa tapos ang pelikulang ginagawa niya o ongoing pa ang shooting. Ito ay ang pelikulang Pahiram ng Isang Umaga na idinirek ni Ismael Bernal. Dahilan parang nasabing pelikula ay may pagpaliban ang showing. At bukod dito ay nasangkot din itong si Gabby Concepcion sa 1994 Manila Film Fest Scandal. Pero sa kabila naman ng mga ito, si Gabby ay naging haligi pa rin ng show business ng ating bansa dahil nga sa dami rin ng mga pelikulang nagawa niya. Kabilang dito ang Believe It Boys, Underage, Narito Ang Puso Ko, Sinungaling Mong Puso, Huwag Kang Hahalik sa Diablo, Nagbabagang Luha, Pinulot Ka Lang sa Lupa, Pepe and Pilar at napakarami pang iba. Noong bandang 90s ay nagtungo sa Amerika itong si Gabby para simulan ang kanyang real estate career at dahil na rin sa mga hindi magandang nangyayari sa kanya sa bansa. Pero noong 2008, sa kabila ng lahat, ay muli siyang bumalik sa bansa para muling sumabak sa showbiz at muli naman siyang tinanggap ng masang Pilipino at sa ngayon ay nagpapatuloy ang kanyang mga proyekto. Alam mo ba na ang Pinoy expression na panahon ni Mahoma ay nangangahulugang napakatagal na? Pero kaninong pangalan ba nagsimula ang ekspresyong ito? Ayon sa UP Diksyonaryong Pilipino, ang pangalang Mahoma ay Spanish name para sa Muhammad, ang propetang Muslim na nabuhay noong 6th century at sinasabing nagtatag ng relihiyong Islam. Samantala meron namang ibang mga matatanda na ang binabanggit naman ay panahon pa ni Limahong na masabi ring matagal na panahon na. Ito namang si Limahong ay isa namang 16th century Chinese pirate na nagbalak namang kubkubin ang Maynila. Sa madaling sabi, ang panahon ni Mahoma, ang panahon ni Limahong at ang 19 kopong-kopong ay masabi ngang matagal ng panahon. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye!